Magandang araw sa ating mga subscribers dyan. Today guys, magdi-design tayo ng 3-story building with roof deck. Topics involved ay advantage of offset command in STAAD. Then number 2, creating dummy beams. Number 3, shear wall modeling. And last, resolving TC Max beam column failure. So ang column natin guys, ito yung pinaka-layout ng plan niya. First floor, second floor, roof deck, halos ano lang sila, identical lang. So yung distance ng column natin is 5 meters. Ang condition lang dyan, dito mayroon tayong 200mm thick na wall sa gilid. So ang condition dyan is kailangan ang column dito naka-plus sa wall. Tapos dito sa gitna, square column siya, pero ang condition huwag siyang lumampas sa 450 by 450mm. So ito nga yun ang gagawin natin. Ang initial position ko sa mga columns, megapascal yung concrete natin. Tapos ito, may mga loadings tayo. So ito, ginawa itong mga loadings yung mga previous video natin guys, dito sa YouTube mayroon tayo, pwede nyong titingnan din yun. So analyze na tayo. So wala siyang problema. Wala, pasado siya sa drip. Ang section natin or ang structure natin is regular. So first order analysis lang ang gagamitin natin. Equivalent static lateral procedure. So close natin. Punta tayo sa RCDC. Ito yung piliin natin. Metric system tayo. 2014. So ang file dito, ito yun. Titingnan natin yung kulum. Pag pasado yung kulum lahat, kung nari pasado, saka na lang tayo pumunta sa beams. Tapos mag-add tayo ng specification natin sa ating concrete, which is 21 megapascal. Sa bakal is 275. So ito, dito pa lang kikita natin ang mga pumasa lang ay mga stiffener column. Oops, mayroon tayong hindi na-apply. Teka. Dito pala sa level. Hindi natin nabago. So, yung makapal-kapal, kahit increasean mo to, sabihin natin 1,200. Okay. Siguro 1,500. Pumasa siya pag 300 by 1,500. Itong dimension na 300 by 1,500 guys, ano na yan?
makonsider na yan as wall. So, ibig sabihin, pwede tayong gumamit ng shear wall dito sa gilid. Ang gagawin nating shear wall ay ito dito at dito. Parang nakaliter silang tayo umpisa dito. Ganun, no? Ganun, ganun, ganun. Tapos tatapantan din natin dito. So pag pagkikita mo naman, pag effective yung shear wall mo, pwede mo nang manipisan yung mga kulong. So guys, i-close na lang natin to kasi wala na tayong magagawa dito eh. Ngayon, kung titingnan naman natin yung mga beams dito, maraming nag-fail. Pero madali lang ang solusyon sana dito kasi pag ganitong sistema, mayroon siyang mga spacing na binigay sa istaad. Pero blanco lang yung mga reinforcement. So ang ano dito, solution, lalakihan mo lang yung mga beams. Pero pag dito na portion na walang nilagay na spacing sa istaad, blanco siya. Ang error nito ay TC max. Na-exceed ang shear capacity ng beam or column sa applied shear stress. So example tayo, kagaya dito, lakihan natin to, sabihin na lang natin 350. Tapos dito sabihin natin 500. So okay siya. Pero pag dito na portion, dito tayo sa baba, ito kablangko to, ito ang mahirap solusyonan. So kunyari, i-edit natin to, gawin din natin 350 by 500. Tapos titingnan natin kung ano ang lumabas na error at kung kaya ba nating solusyonan dito. So ang nakalagay, shear TC max. So mahirap to. So i-close na lang natin to guys. Mayroon tayong solution laban dito. I-model na lang natin yung shear wall at titingnan natin kung may magagawa nga ito. Baguhin na natin yung mga ano natin based na sa requirement. Dito gagamit tayo ng to, gawin natin 0.2 by 0.8. ito yung sa gilid, tapos itong sa gitna sabihin muna nating 0.4 yan. Saka na lang natin i-reduce kung sakaling pumasa yan, saka na lang natin i-reduce. So, beam natin, okay na yan. So, highlight natin dito. Dito tayo mag-umpisa. Dito sa baba, guys, ang shear wall natin dito may butas para sa pinto. So ito gagawin natin, punta tayo sa geometry, then click natin yung quad plate grid. So ito yung default ni istaad. Gagawa tayo ng atin linear lang din. So gagawa tayo, create, then lagyan natin ng dito, may masisilika dito ng ano, linear, radial, irregular. Sa linear lang tayo. So lagyan natin ng kunwari door 1, kasi mayroon din tayong door sa kabila, door 2 naman yun. So dito, ito siya parallel sa axis na to, Y and Z. So i-click natin yung Y and Z. Tapos ito naman
since ito yung dito, dito natin ili-layout yung shear wall na may pinto. Ang reference natin, pwedeng ito, pwede ring dito. Pwede ring dito. So, i-click lang natin to. So, mapapansin mo yan, 0-0 yan. Saka natin i-click to. So, nagbago na siya. Mayroon ng 5. Itong 5 kasi, galing yan dito. Ito kasi yung 0-0 natin na reference eh. Reference point. Mula dito, papunta dito is 5. Kaya mayroon ka ng 5. Yung X mo, 0 pa. Kasi naka-align ka sa reference point na 0. Tapos Y din, 0. Ngayon, ano to dito? Spacing to siya eh. So, ang ating shear wall, yung spacing natin, mas maganda 0.5 yung pinakamalaki. 0.5. So, kung ito 4 meters to, i-divide mo siya sa 0.5. So, 8 natin ilagay dito. 8. Sa Y yan ha. Ibig sabihin, pataas. Tapos, ito yung spacing 0.5. Dito naman sa G. Ito, G. Itong distance dito mula dito hanggang dito is 2.5. So, 2.5 divide mo siya sa 0.5 is equal to 5. So, lagay natin dito 5. Then, its spacing is 0.5. Then, click OK. Then, mapapansin mo to, ito na yun. So, i-uncheck natin yung default. Check natin yung door 1. So, ngayon, meron na tayong grid line yan. Punta na tayo dito sa geometry, then parametric models. So, dito makikita mo yung preview models. I-click mo lang yan, highlight mo, then add. So, dito tayo mag-umpisa, guys. So, dito, hayaan mo lang yan, mesh surface 1, then wall, then 0.5 yung spacing natin. Then, since may opening ka, click natin yung add openings. So, ito na yung kaya na. Ang gagamitin natin, guys, is polygonal. So, ito na yung ginawa natin kaya na. Kiklik mo lang yan, isa-isa, hanggang 2.8 meters. Tapos, pabalik. Yan. So, ito na yun yung opening ko. So, mula dito, click mo lang ulit sa parametric models. Yun. So, highlight mo ulit ito. I-highlight mo to kasi magpapanibago ka. Then, add. Then, tuloy ka lang dun sa itaas. Then, 0.5. Wala ka ng opening dun sa itaas. So, naka-uncheck na ito. Click mo na lang OK. Yun. Ngayon, huwag ka munang mag-merge, guys. Mayroong iba kasi, mini-merge nila kaagad. Saka ka na mag-merge pag natapos mo na ang portion na ito sa pag-create nito. Itong mga mesh. Create mo muna lahat. Then, saka mo, Kasi pag nag-merge ka na, magkakaroon na ng nodes ito dito. So, continue mo lang sa itaas. Continue mo lang siya. Ayan. Tapos, ganun din. Kasi wala pang nodes yan eh. So, dito. Kahit anong direction. Ito, 0.3 lang. Lagay natin 0.5. Tapos, titingnan mo lang. Mapapansin mo, hindi siya regular. Dapat yung pare-pareho lang na square. So, i-edit natin ito. Gawing 0.4. Then, apply. Ganun pa rin. So, tama nga yung kanina siguro, 0.3. Yun ang recommendation niya. So, gawin natin 0.3. Apply. Yun. So, okay na siya.
itapos ka na dito sa na portion, huwag ka mo nang mag-merge kasi mayroon ka pang sa gilid na katabi niya. Pag ganun tayo, literacy. So, yung katabi niya. So, highlight mo lang ito. Then, click new view. Then, yan. Meron pang isa dito. Kasi pag ganun tayo, literacy. Right click, then new view. So, pagkatapos niyan, display whole structure, then merge mo. Makikita mo dyan, merge, 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 merge. So, natapos na tayo. Ang gagawin natin ngayon, paggawa tayo ng support. So, select mo yung plate cursor. So, unahin muna natin itong side na ito. Tapos, new view. So, support. Tapos yung isa naman dito. So, yan. Ngayon, gagawa muna tayo ng properties. So, wala tayong properties, pero thickness para sa plate. So, yun yung 0.2 meter. So, assign natin, assign to view. Yun. So, hindi pa tayo tapos. Ang gagawin natin ngayon, top view ulit. Tapos, pili natin ano, naka-mouse cursor lang tayo. Hindi natin sisilik yung plate, kundi ano lang, mga beams, columns. So, dito, ang gagawin natin dito guys is, ito putol-putol to eh. I-merge beams natin yan. So, kunwari, mauna muna tayo sa itaas dito. Merge beams. So, makikita nyo ngayon, hindi na siya putol. Ganon din dito. Itong mga beams na to, since shear wall na ito, itong mga beams dapat wala na ito. Kasi shear wall na ang magdadala eh. Shear wall na ang magdadala. Pero hindi mo siya pwedeng tanggalin. Mamaya ko na lang paliwanag kung bakit hindi pwedeng tanggalin. So ang gagawin natin niyan, gagawin lang natin siyang dummy beam. Beam nga siya pero wala na siyang contribution. So gagawa tayo dito 0.2 by 0.45. Tapos huwag niyong kalimutan ito. Lagay niyo dummy. Tapos add. Tapos select nyo beams along X. Then
naka-highlight itong dummy, then assign. Kagaya nito, hindi yung kasama. Yan. So, merge. So, yun. Pagkatapos niyan, same procedure guys sa kabila. Yan. Ngayon, punta tayo sa loadings. Kasi mayroon tayong in-add nga plate. So, i-edit natin yung self-width. Highlight mo lang yung self-width, then assign to view. Highlight mo itong assign to view, then assign. Ngayon, dito sa highlight muna natin itong first floor. Mayroon lang tayong kunting i-edit dito tungkol sa loads. So, ito yung load ng ano natin sa bench sa hollow blocks. Tanggalin natin tong portion na to. Ang gagawin ko lang dyan, i-highlight ko na to. Yung shear wall na lang ang hindi kasama sa highlighted. Then, associate. So, kung i-click ko ulit siya, ito. Ito yung group ko eh. Tapos highlight. So, ang ma-highlight, ito na lang. So, itong mga naka-highlight, ito kasi yung mga beams na sasalo ng load sa hollow blocks. Na, ang load ko dito ay 9 kilonewton per meter. So, ganun ang gagawin ko doon ulit sa second floor. So, kung i-check mo natin, highlight yun. So, dito, titingnan natin guys yung dito sa floor natin, kung mapapansin mo. So, kagaya dito. So, ito yung mga floor load ko. Kung itong beam na to, ito yung sa line ng shear wall eh. So, kung dinilit natin yung beam kanina, habang gumagawa tayo ng mess, diba kanina kung remember ninyo, pag dinilit natin to, magkakaroon siya ng open loop. So mawawala yung ano dito, yung na-generate natin na floor load. Parang ganito yun ito. So kailangan ganito close loop sa estaad. Kailangan magkakaroon ka muna ng close loop bago ka makapag-generate ng floor load. So, isa yun sa dahilan kung bakit hindi natin dinilit yung beam kanina. Sa halip, ginawa lang natin siyang dummy. So, dummy, wala na siyang kwenta. Andun lang siya para lang magkaroon ng close loop. So, kung titingnan natin sa punta tayo sa loadings. Ito. So, buo pa rin yung load niya. Andun yung load niya sa slab. Pero yung width noon, zero. So, yun yung dahilan guys kung bakit kailangan mong gumawa ng dami. So, yung may mga nagtatanong kasi, paano daw mag-model ng slab na hindi kailangan ng beam? Like, yung mga cantilever na slab.
So, zero errors, zero warnings, as usual, six knots. Ano na tayo? Exit na natin to, tapos RCDC na tayo. So ito na yung shear rule natin. So ito yung sinasabi kong mga columns sa gilid. So dito, special 8.5 lang. 0.1. Sa column, nagamit lang ako ng 20 mm. Tapos sa shear wall, 12 mm lang kasi manipis lang yung shear wall. 12 na rin to. So, palitan lang natin to. Yun. So may nag-fill dito, tayo nag-fill sa column, pero ito may enhance pa natin to. So doon muna tayo sa mga beams. Basta importante alam natin na nasa ngayon pasado na yung shear wall natin, isa yun sa requirement natin. So ang aayusin na lang natin yung sa column, yung sa gitna na 400 by 400 na sa kasalukuyan nag-fail sa initial analysis. Exit na natin ito. Mag-new file tayo. Doon tayo sa mga beams. Titingnan naman natin yung mga beams. So dito, pwede natin itong lakihan eh. Ito, TC max to eh. The applied shear exceeded the capacity shear. Kung titingnan mo kung saan to siya, dito. So kailangan lang natin to mag-perform ng offset. Unang-una, sa offset makakatipid tayo ng weight. Una yan. Number 2, para ma-resolve yung ano, yung error kanina, yung sa TC max, magpe-perform tayo ng offset. Makakatipid tayo ng weight eh. At saka yung offset talaga malaking bagay yan para ma-resolve yung error na yun. So kung mapapansin nyo guys, walang offset pa to. So dito, anong size to is 0.4 by 0.2. So so dito guys, magsasample lang ako ng ilang bends sa pag-offset. Hindi ko na lang ipapakita lahat. Pero kung gusto ninyo matuto kung paano mag-apply ng offset, meron tayong mga previous video guys na nagdi-design din ng structure na nakadetalye kung paano mag-offset.
Tapos ito. Negative pinto. Okay, so ganito lang mag offset, mag-perform ng offset guys. So, i-fast forward ko na ito para mapabilis tayo. So, ito yun. So, irarana natin ulit. So, i-close natin tapos punta tayo sa RCDC. So auto design. So nakikita natin guys, mayroon pa rin mga iilan na nag-fill na columns. Pero hindi bali, titingnan muna natin yung mga beams. Kung sakali, pag nakapag-reduce tayo ng mga sizes ng beams dito, papasa itong kulom.
So, pwede nating ma-reduce to. So, makikita ninyo, pasado na lahat. Subukan nating mag-reduce. Dito, mag-reduce din tayo. So, i-update natin yung file natin doon. So ito, first floor, wala nang problema. So wala na tayong babaguhin dito.
Punta tayo si Canplor. So ito, second floor, okay na rin. Ito sa roof deck, okay na rin. So exit na natin, punta tayo sa ano, sa dulo, sa parapet. So yun, sa parapet, okay na rin. So yun lang yun guys, hanggang dito lang yung video natin. Mayroon pang actually dito sa dual system na ito, iti-check mo rin dito yung capacity ng column at saka shear wall. Kasi pag dual system, kailangan 75% kailangan i-resist ng shear wall, tapos 25% i-resist ni columns, ni frame, ni moment resisting frame. So a total of 100% na sila ang mag-act independently. So 75% shear wall, 25% column. So ito, check mo rin yun kung sakaling nangyari na umaabot sa 90% si shear wall, pwede mo itong panipisan. Bahala ka na mag-adjust. Panipisan mo, or panipisan mo konti ang shear wall, tapos pakapalan mo konti ang kulong. So, in that case, liliit ang capacity ni shear wall. Kung sakaling 90%, liitan mo yung shear wall hanggang sa makarating siya sa 75%. SMRF, kailangan 25% siya. So yun lang yun guys, sa next video natin subukan natin i-tackle yan. So hanggang dito lang yan mga guys. Main ka na.